at kaugnay ng inaprubahan ni Pangulong Marcos Jr. na 3 buwang extension sa deadline ng PUV consolidation, makakausap natin si Ka Obet Martin, President ng Pasang Masda. Magandang tanghali po, Ka Obet. Magandang tanghali, Ninya, at sa mga nakikinig po tanong sa atin, isang magandang tanghali po. Ano po ang masasabi ninyo sa inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na extension sa PUV consolidation? Kayo po ba ay nagulat o inaasahan nyo itong ganitong extension? Alam mo, Ninya, no, sa mga nakikinig po sa atin sa PDV4 at sa Bagong Pilipinas, ako po'y ginagalang ko at nirirespeto ang desisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sapagkat ito po'y isang pagdidesisyon na kung saan po ang naka-involve dito ay mga hanap buhay ng ating mga kasamang driver at operator sa ating bansa. Pinasasalamatan ko po ang exchange ko ng kalub niya sapagkat magkakaroon pa ng pagkakataon o paliwanagan ang mga hindi nakakaintindi ano ba ang consolidation process, ano ba ang PUBMP. Sapagkat sa ngayon, meron pong 2 grupo na mali po ang kanilang inilalatag na paliwanag sa kanilang kasapian, kanya po hindi ito sumama sa consolidation process o ayaw na lang PUBMP o yung Public Utility Vehicle Modernization Program. Ngayon po, nung magkaroon ng deadline noong December 31, maraming kumalas sa mga grupo na ito at nag-consolidate. Ganun pa man, nakita rin po siguro ng ating kalihim ng kagawaran si Secretary Jimmy Bautista na kailangan pa rin siguro ma-extend to para ma-accommodate yung pong mga grupo na yan na hindi nauunawaan at bigyan ng sapat na paliwanag ng mga taga-LTFRB, ang regional offices, bibigyan po ng paliwanag ang mga kasama natin sa hanap buhay, Ma'am Ninya, para kanilang lubos na maunawaan ang programa. Pinasasalamatan ko po ang Pangulong BBM sa kanyang napakagandang hakbang na ito na pagbibigay luwag pa sa mga hindi nakakaunawa ng programa ng ating pamahalaan. Sir, kung Metro Manila po ang pag-uusapan, ilang percent na po ba ang sumali dito sa consolidation or sa PUV modernization? Well, base po doon sa records na aking kaalaman, ay nasa dito ho, ay nasa almost 30%, 40% na ho ang sumama. At yun nga po, yung iba pang kakulangan niyan, ay marami pang humahabol gawa nga po nung kinapos sila ng panahon para doon sa deadline na pinagkalob ng December 31 sapagkat nagkaroon nga po ng wrong information dissemination among disaffected operators sa ginawa po ng mga grupo na yan. So, malaki-laki pa po yung kailangan punan dahil sabi niyo mga 30 to 40% pa lang po, ano? So, meron pa tayong mga 70% na kailangan sumali po sa programang ito. And for Metro Manila, malaki po yun. Alam mo, Ninya, no? Ma'am Ninya, no? Hindi po malaki yan sapagkat ang number of aking legitimate operators in the National Capital Region, 65,000, base po ito sa record noong pre-pandemic. Ngayon po, nung mag-pandemic po tayo, noong 2020, 2021, marami po mga traditional jeepneys, mga operator, na ibinenta na po ang kanilang sasakyan, ibinenta sa mga junk shop. Kanya nga po, nung makita ko ang records ng NCR, LTFRB, doon sa dating 65,000, parang nasa 35,000 na lang po ang mga bumibiyahe ngayon, ang mga may records sa LTFRB. At nang makita ko naman po ang records sa LTO, mga registered public vehicles, jeepney sa National Capital Region, nasa 25,000 po ang nakarehistro. Kanya po yung malaking porsyentong binabangit nyo, maliit na lang din po yung natitira. Kung ang records na ito na nakita ko, yung datos ng rehistro ay totoo yan. Dahil I have the records ng LTO, mga registered vehicles, kanya maliit na lang din po ang aming hinahabol dito. So, in terms of numbers, mga ilang libo na lang po ang kailangang sumali dito po sa consolidation? In the National Capital Region, ayoko pong magkamali, Ma'am Ninya, ng numero, pero siguro wala pa tayo. Wala pang 2,000 siguro, 3,000 na lang na jeepneys yung ikarandagan dito per route. Ang ruta naman po sa Metro Manila ay marami, kanya isa, di-divide pa ng dahil sa mga ruta, konti na lang po yan.
Okay, ganito na lang po, mas maganda para malaman ng ating mga kababayan na hindi pa po nakakasali sa consolidation na ito. Ano po yung inaasahan nilang maaari nyong maitulong sa mga chuper at operator na hindi pa po nakakasali sa mga kooperatiba? Una po sa PBB Board, sa Bagong Pilipinas, sa mga nakikinig po na aking mga kasamansana po ay sa mga operator po ito, na yung pong mga nabulagan ng paniniwala o naman din ng paniniwala, kayo po ay magsadya sa ating tanggapan ng LTFRB NCR. Yan lang po yan sa may Regalado Avenue o dito po sa Central Office sa East Avenue. Mag-inquire po kayo. Huwag po kayong maniwala doon sa mga tao na nagsasabi na eto, ganito yan, ganito yan. Dumiretso po kayo. At ito po yung responsable natin bilang tayo mga public operator ng mga jeepneys na alamin ang mga programa para po sa atin. Hindi, wala pong bayan ang magtanong. Kailangan pong maunawa natin ano ba ang programang ito. Kung napaliwanagan po kayo ng mga ibang leader na mali ang inakala nyo mali, pumunta po kayo ng LTFRB at doon po ipapaliwanag sa inyo ang mga ano ba ang talaga ang programang ito. Huwag po tayong magsayang ng panahon. Yung 3 po pinagkalob ng Pangulong BBM ay malaking bagay po sa ating lahat dyan upang ating maunawaan ang programa. At kung hindi nyo po maunawaan, magtanong kayo ng magtanong, magsaliksik po kayo. Gaya ng ginawa ko noong araw, 2017, PMP started, Ma'am Nina, 2018, nag-purchase na po ako ng 60 units ng modern jeepney sapagkat alam ko, ito yung maganda ang pupuntahan. Sinabi po nung isa sa mga transport groups na hindi pa rin daw sapat ang 3 na extension sa deadline ng PUV consolidation. Ano po ang reaction niyo dito? Kung hindi po talagang sasapat yan, siguro kailangan lang ho talagang magtulong-tulong ho tayo. Hindi ho kasi, alam niyo, kung puro extension na lang makikiyari sa atin, yung 3 na yan, sa aking pananaw po, sapat na po yan. Kailangan lang po natin magtanong, magpunta sa LTFRB upang malaman lahat ng problema. Kasi kung hindi naman po tayo pupunta, iniwala lamang tayo mga, sa mga sabi-sabi at we will not follow the deadline given by the President, talaga hindi tayo uusad. Kanya ang akin pong masasabi niyan, Ma'am Nina, huwag hindi po kayo pupunta sapagkat dito po nakasalalay ang ating hanap buhay para sa ating pamilya. May isa pa po silang nais gawin at ibasura raw ang PUV Modernization Program at sa halip ay gawin na lang daw pong vehicle rehabilitation at national industrialization ang ipatupad. Ano po ang masasabi niyo dito, sir? Alam po ninyo, ang masasabi ko niyan, Ma'am Nina, huwag po magagalit yung panganap ka sa mga grupo na yan. I will cite you a very good example, Ma'am Nina. Yung ating mga driver ng traditional jeepneys. Kayo naman kung kayo nag-drive na sila ng kotse, pero yun po mga postura nila. Nakasuot ng shorts, nakasuot ng sando, nakalabas ang balahibo ng kilikili, naniningil ng pamasahe. Napakapangit pong tingnan. Kanya nga po ang ating pamahalaan ay kina-upgrade po ang ating sistema ng transportasyon. Ay, kailangan natin ng itaas ang antas ng ating transportasyon. Tayo na lang po naiiwan sa Asia. Tayo na lang po, sa ibang bansa, napapasyalanan nyo, napapasyalanan ng transport system. Samantalang dito sa atin, yung pang-angat na yan. Sa modern jeep, maganda ang pananamit ng ating mga driver, convenient po ang ating mga paseros, ligtas po sila. Yung mga traditional jeep natin, ang inagmanila dyan, Ma'am Nina, maraming napuputulong ng tajan. Maraming nai-start siya ng kwenta sa ikaw, ang mga babae. Samantalang dito, sa programa ng pamahalaan, pagkikita namin, maganda ho ang proteksyon at ang kaligtasan lagi ng paseros ang inuuna po dito. Kanya po, dapat ipaliwanag natin na maayos. Magtulong-tulong po tayo. Huwag po tayong maniwala doon sa mga leader na talagang sinisira ang magandang programa ng ating pamahalaan. Sinisira ang paniniwala ng mga operator. Kanya, hindi po sa ating bagong Pilipinas sa TV4, ang mga operator po, kayo po aking pinapayuhan magkonsulta ng diretso sa LTFRB upang malaman nyo ano ang kabutihan ba, bakit kailangan mag-consolidate, ano ang kabutihan ng PUVMP, Ma'am Nina.
So, sir, sa simple pong mga salita siguro po, no, para sa isang ordinaryong jeepney driver na akala niya mawawalan siya ng hanap buhay, akala niya mawawalan siya ng sariling niyang jeepney. Parang para sa kanila kasi, iba yung meron po silang pinanghahawakan. Paano po ninyo mahihikayat ang mga chuper at operator na hindi pa nakakapag-consolidate at sulitin na sana ang extension at magpa-consolidate na? Ito nga, ito ang nagbabakita, pagkain kayong consolidate, mawawalan ka ng prangkisa. Hindi po ko yan. Pag ang isang ruta, gaya halimbawa po ng human center, 100 operators, magsasama-sama po yan, magbubuhin o the number you dialed is not accessible at the moment. Alright, naputol po sa linya no si Ka-Obet, pero maraming salamat sa inyong panahon. Ka-Obet Martin, ang presidente ng Pasang Masda.